Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating channel. Pinoy Boxer, nagawang mapaghiganti ang kapwa boxer matapos pahirapan at talunin ng isang magaling na boksingero galing Panama. Matapos magtala ng impresibong panalo si Genesis Cervanya sa bansang Pinas, ay isinabak ito sa veteranong boxer at former world champion para na rin masubukan ang katatagan nito sa loob ng ring at makakuha ng magandang idea sa isang veteranong boksingero para lalo pang mahasa at mapukaw ang totoong abilidad nito sa loob ng ring. Dito nga ihinarap ni Cervanya ang former world champion ng Panama, Rafael Concepcion, ang boksingerong bumasag sa pagiging undefeated ng isa nating kababayan na si E.G. Bazooka Banal. Nagawa ni Concepcion na patahimikin si Banal sa loob ng round 10 via knockout para makuha ng Panamanian ang kampyonato sa interim WBA Super Flyweight title. At minsan na ring nakalaban ng Panamanian boxer ang mga mabibigat na pangalan sa kanilang dibisyon, katulad nila Jorge Arce, isang Mexican boxer at world champion, Nonito Donaire, na pinahirapan rin si Donaire sa laban, pero nakuha pa rin ni Donaire ang panalo sa isang desisyon. Sa panahong umakyat ng timbang si Concepcion sa bantamweight division, ay nakalaban rin nito ang kinakatakutan sa division na si Fernando Montiel ng Mexico, isang unified world champion. Kaya maraming nagsasabi na papahirapan ito si Cervanya sa laban. May boxing record si Rafael Concepcion noon na 18 wins, 6 losses and 8 knockout. At may edad na 31 years old. Samantala naman ang ating kababayan na si Genesis Cervanya ay may malinis na boxing record noon na 22 wins and 8 knockout. Na sa kanyang mga nakalaban ay hindi pa ito nakatagpo ng isang dating world champion. At masasabi nating mataas ang boxing experience ni Concepcion kung pagbabasihan natin ang naging nakalaban nito kumpara kay Cervanya. Pero alam naman natin na bata pa itong si Cervanya at isa ring agresibong boksingero na kaya rin nito makipagsabayan ng suntukan. Bago pa man ang laban ay minaliit si Cervanya sa kampo ng Panamanian na matutulan lang raw ito sa kanyang kaibigan na si E.G. Banal na pinataob sa kanyang hometown. Dahil nga po mga kabusing ay dito rin sa bansang Pinas ginanap ang laban ni Cervanya at Concepcion. Pinaglalabanan nito ang bakanting WBO Intercontinental Super Bantamweight title. Halika't ating balikan ang labang Cervanya laban sa dating world champion at minsan na rin nagpahirap ng mga Pinoy boxer na si Rafael Concepcion ng Panama. Give your instructions, touch gloves, go back to your corner. That's it. Ito ang gusto nga kami ni Genesis Cervanya, round number one. Pinoy Pride 22. Concepcion is going to come and try to work with the body. And try to throw that right hand over the left of Cervanya. See, overhand right. That's the punch that knocked out the Bazooka Banal. And he's got to watch that, watch that. Yun ang problema, si Concepcion yung mga lakas ng kanan. He will come forward, he'll be aggressive. Yun ang gusto niya, parang waterfront brawl na ito. Tingin para kay Cervanya. He's testing the body. Concepcion was inactive in 2012. He has fought twice this year. Won them both by decision. Pero balik 8 rounder siya, trying to get back the rhythm. Pero sabi niya, kumpiyansa ako, he's gonna be in great condition for this fight because he wants an upset and he wants to go back to the world rankings. Cervanya has to really watch out for that overhand righting move. Ibig sabihin, Cervanya, he's got to be cautious. Genesis, ingat lang, your good right uppercut and a left uppercut, brother, right over there. He missed with a
Craig Zavagna. Robert hat drei Tore, die Konzeption zu Matama, Kessel weiter, hat ein gutes Head Little, Zavagna. Zavagna, stalking Konzeption, running around the ring, he's got to cut off the ring, cut it with the left. Performance for Zavagna so far. This is revenge. Revenge written all over the face of Zavagna, but do not count out Concepcion. See, he connected with good overhand right against CEC Concepcion. Yun ang delikado yung overhand right niya. Pero si Zavagna, maganda yung timing niya, maganda yung galaw niya. So opening round, yung overhand right, saka yung mga kanan. Pero tinumpon niyo ang counter si Zavagna, cracking right hand. There's a beautiful hotel, nice ambiance, wonderful people. There we go, there we go. What an opening round. Both men coming out with gun blazing. See, Concepcion, may gulang yan. Oo, ayan mo, marami sa mga laban. Rentay, unanis na. Kulang po. He's trying to tie up the money. He's trying to cut off the ring. Good luck to the body by Zavagna on the right. But Zavagna got back. Yet Concepcion was able to bounce back. Stop. Time out. You're next time you hold on, I'll take the hit. Referee Bruce McTavish. Yes, go there. Konting warning for Concepcion. Para yung hawak. Trying to survive. Right hand by Concepcion. Yun ang pinaka-effective weapon niya, that overhand right. Zavagna countering beautifully. Round number two, overfight the schedule for Troy. Good left hand by Genesis Zavagna. Maganda yung timing ni Genesis. Good counter right and left. Good work. And Concepcion looks hurt. Delivered revenge. Go running right. Natapos ang laban mga kabusing sa isang impresibong knockout at tumanggal lamang ang laban sa round 2. At dito nga ay napabilib ni Zavagna ang mga taong nanonood sa laban. Ang akalang magpapahirap kay Zavagna ay dalawang round lamang ang kinailangan niya para manalo sa laban. Dahil sa panalong ito ay napagigantin na rin nito ang kanyang kaibigan na si Banal. So yan muna ang ating video sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po.